yung sir, na nakakapag, kunyari kung long need to talk distance relationship, pwede kayo mag-text, pwede kayo mag-telegram, or pwede kayo manatang TV. Ito, mga kariyente natin yung Miko. So, Faraday. So, we'll just fast forward sa iba pang classical physics. So far, ano na yung na-discuss natin? Newtonian physics? Ano ba? Huh? Electricity and magnetism? And then, here we have thermodynamics. So, we'll just skip that. Pero, summary is, because of that, we have engines, car engines, steam engines, air conditioning type, and also thermodynamics. Okay, let's skip that as well. Now, nagulat din sabi ko parang si Demar, nagulat siya na meron siyang pinabasa ng move. Nagulat din siya nung nakarating yung punong kalaban sa dulo ng bola. Naging akulin. So natalo siya sa pinag-game kasi hindi niya alam yung extra rules na yun. Okay? So ganun din, akala ng mga scientists, ah, wala na bago sa physics. Si Max Planck, kilala niyo si Max Planck? Si Max Planck, nung magpa-college siya, pagpasok siya sa university, yung sabi sa kanyang professors doon, hindi na mag-physics. Wala nang bago din. Discover na lahat. Hindi na mag-ganda din. Wala nang exciting din. Pero matigas muna niya, pumasok rin siya sa physics, nag-aral siya ng statistical mechanics, and na yung research niya is about entropy. Other things. Doon siya nagsimula. Okay? So, may benefits din pa rin yung pumapigas mo yan. Next. Now let's move on to quantum mechanics. So ano yung nag-seek sa world ng physics? May mga phenomena na hindi ma-explain ng classical theories natin. So what are those? Sino may alam? Okay? Ano yung nag-ulat sa rin? experiments in the course of science, the history of science, and
change ng viewpoint natin about the world. So, first thing, the phones. Okay. Okay na, meron naman.